Alright, good evening mga kabakyard. So, andito po ulit tayo. Gabi ang venue ulit ng video natin kasi may papakita po at may share po ako sa inyo. So, mahirap po kasi ito makita lahat pag umaga. So, pagpasensyahan niyo po mga kabakyard at maingay ang ating environment dahil meron pong bagsak ng tubig galing sa water pump. Okay, so ang i-share ko dito mga ka-backyard is itong mga alaga kong guppy. Ayan. Share ko po kung paano po ako agad nakapagparami ng napakabilis. Actually, kahit po ako nagulat mga ka-backyard. So, ayan, andyan din po yung mga crayfish natin. Bale, magkahalo lang naman sila. So, pero hindi po yan ang topic natin sa ngayon. Okay? So, ito pong mga guppy, mga kabakyard, para sa mga, ayan, papakita ko muna sa inyo kung gano'n na sila karami dito. Marami po, may malalaki na, tapos may maliliit pa. Ayan, ayan yung kita niyang mga kabakyard. Mga bago lang yan. Ayan. Ayan sila, hindi pa masyado nagtitigalawan. Ayan. Ang dami po dito, ayan, sa mga sulok-sulok. So, ang tansya ko po nito is more than hundreds na po to, mga kabakyard. So, sa mga fish lover po natin, especially sa mga guppy na gusto ng guppy na fish. Ito po mga kabakyard, ang isi-share ko is nagsimula lang po ako nito ng tatlo. Tatlo lang po to, binili ko about 3 months ago. Nakabili po ako ng dalawang lalaki tapos isang babae na guppy. Ayan. So, ang purpose ko lang naman po nun sa una is pampaganda lang dito sa pond sa crayfish ko. Pero nagulat po ako at sobrang bilis po nila dumami. So, i-share ko po sa inyo kung ano yung nakita kong dahilan kung bakit po na pwede nyo pong gayahin. Kung paano po ganun kabilis within a span of almost 3 months lang, mahigit handaan na po mula sa tatlo. Ayan, sobrang dami po nila dito. Ayan, maliliit pa po yung iba. Halos, tansya ko po halos every week or yes, every week po halos meron pong lumalabas na maliliit. So, may halo din po yan. Meron din po yung danayo. So, hindi po yan kasama. So, ito pong iba, ayan, lahat po yan guppy na. Ayan, mga kabakyard. So, ang nakita ko pong dahilan, so, siguro, dahil sa malawak yung pond, ayan, nakakagalaw po sila ng maayos. Eh, hindi sila stress. Kaya, mabilis din sila nakapagparami. Plus, yung pinaka sekreto po na akala ko effective lang sa mga crayfish is yan po, yung pellet na yan. Yung pellet na yan po, yan ang pinapakain ko sa breeder na crayfish para yun, mabilis na sila mag-lay ng egg. So, nagulat po ako mga kabakyard kasi since yan na rin po ang kinakain ng ating mga guppy. Yan, papakita ko sa inyo. Since yan na rin po ang kinakain ng ating mga guppy, ang bilis din po nila dumami. Ito, ito. Ganito po yung itsura niyan. PO4 ng Tate. Tate po yung pangalan ng ano ng company and yung pangalan ng feeds is PO4. Naka-design po to sa mga Baname or yung mga hipon or tiger prawn. Doon po yan naka-design. Yan po ang ginagamit ko para sa crayfish. So, bigla pong nagsidamihan din yung ating ayan, mga guppy. So, sooner nyan, pag maglumaki-laki na yung iba po dyan, I'm planning na po na magbenta. Kasi, nang nabili ko po yan is 50 pesos yung isa, so yung tatlo is 150. So, kung kahit may benta ko po yan ng tatlo, 100, kung meron akong 100 di piraso, di marami-rami na yon, magiging pera na po mga kabakyard. Ayan. Baba po natin para makikita nyo. Ayan, mula lang po yan mga kabakyard sa tatlong pirasong guppy. Ayan.
Ayan o, kita niyo, nag-uumpukan sila. Tatlo lang po ako nagsimula niyan. Sa loob lang ng halos tatlong buwan, mahigit 100 na po yan. Ayan. Halos every week po, mayroon po ako nakikitang bagong panganak na o bagong hatch. Ayan mga kabakyan, kikita nyo may mga maliliit pa. Ayan. Ayan po, sinishare ko po sa inyo para sa, kasi marami po tayo dyan mga kabakyan na fish lover na nagbe-breed din po. So baka po makatulong ito sa inyo. Ayan, sobrang bilis po talaga. Nakagulat. Oh, lumabo yung ating camera. Ayan, ayan. So, maliban sa hindi po sila na-stress dito dahil medyo malawak yung pan. Siguro yun po ang advice ko. Kung gusto nyo pong mabilis silang dumami, magbe-breed kayo, mas maigi sa mga malawak-lawak kayo na lagayan. Pwede kayong mag-set up ng trapal na medyo malawak yung surface area. O kahit yung mga red tub siguro kasi malaki naman yung surface area nun. Yung mga nabibili sa scrapan. So ayan mga kabakyards, sinare ko lang po sa inyo kasi natutuwa ako na ang bilis ko po makapagpadami. Sooner, pwede na po ako nitong magbenta sa mga pet shop. Pwede ko na silang isupply doon kasi tulad ng sabi ko, mahigit 100 na po sila dito sa pan ko. At patuloy po silang dumadami. Halos hindi po tumitigil yung production nila. Nakakatuwa. So, hindi naman pwedeng mapuno dito yung pan kasi nakadesign po to para sa crayfish natin. Baka ma-over naman yung isda. So, sooner, ibibenta ko na po yung iba sa kanila. Yan. Actually, may mga hiniwalay na po ako yan. Nabawasan na yan ng mga nakaraan. Nilipat ko na doon sa kabilang tank. Ayan mga kabakyard. So sa mga fish lover dyan, especially yung breeder po, nagbe-breed, gusto mag-breed ng guppy. Ayan. Yung po ang ano ko, sekreto lang. Yung PO4 po is napakabilis po sa kanila magpa-dami. Tate na brand, PO4 ang pangalan. Okay? Ayan. Sa mga hindi pa po naka-subscribe dyan, mga kabakyard, please subscribe na lang po. Okay, thank you.